he never faileth. But whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. For we know in part, and we prophesy in part. But when that which is perfect is gone, then that which is in part shall be done away. When I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. For now we see through a glass darkly, but then face to face. Now I know in part, but then shall I know even as also I am. And now abideth hope, faith, hope, charity, these three. But the greatest of these is charity. Let's pray, Lord. Ma'am, salamat sa yung mga salita. Muli, aralin namin, Panginoon, greatest virtue. Sabi dito, love never fails. I pray na kayo pong malulati. Makita namin ang inyong pag-ibig, Panginoon. Mag-concentrate kami dito. Maraming panluloko, Lord, sa labas. At I pray, mag-concentrate kami sa kung paano nyo sinasabi sa amin, dinidefine ang pag-ibig, Panginoon, or charity. Pag-ibig, Panginoon. So, I pray na unawa namin to Lord, mag-inspiration din sa mga bata at sa lahat sa aming Panginoon. Kaya mong malalati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, so natuloy po natin ito. Wala pala si Jamie ulit. Klase talaga. Okay. Para sa kanya ito eh. Okay. So tapos po tayo last week, no? Nakalima lang tayong verse. Introduction lang naman yan. So, sinong in love dito? Sino in love? Kanino ba? Walang maamin ah. Ano ba in love? Ikaw, Rafi, may crush ka na ba? Isa-isayin ko kaya kayo. Ikaw, Adam. Mga bago, huwag muna. Christian. Wala. Joshua. Nag-crush ka na ba? Wala pa. Ikaw, Esi? Ayan. Ikaw, Sandy? Bata ko pa eh. Ikaw, Jana? Ikaw, Stephen? Wala. Ayaw pa halata. Ikaw, Pame? Wala. Ikaw, Yesha? Meron. Ikaw? Meron. Ayun ang normal, okay? Pero, yung mga bata, okay lang kasi wala pa siya. Steve, Peter. Yeah. Okay, pero iba-iba nga kasi yung love. No? So, yung pinag-aaral natin last week, tsaka this week, ito yung pinaka-pinaka, purong pag-ibig. Kaya may mga makikita kayo dito, parang, ha? Ganun pala yun? Kasi ito yung pinaka-magandang pag-ibig, level ng love. Pag-aralan natin, ito ay pag-ibig ng Diyos. Na pwede rin natin i-apply sarili natin. Amen? Paano yun? Kasi nga, ano maganda example? For example, gusto ito si Steve Peter. Gusto ng Hot Wheels. So, anong pwede mong ibigay para sa Hot Wheels? Anong pagpapalit mo sa Hot Wheels? Ibig sabihin, kaya sabi niya, magkabisado ka ng ito. 1 Corinthians 13. Sige, meron kang Hot Wheels. E pag sinabi kong Psalms 119, kung gustong-gusto mo ng Hot Wheels, sige. Diba? So, iba-iba yung level natin. So, ganito sa church, diba? So, sa church, importante ito. Lagi naman natin na-emphasize, diba? So, pero pag may dumating na pagsubok, may bagong bisita ka, mag-church ka pa rin ba? Hindi pa mahirap yun, ha? Kasi may bisita lang pala. Sabi nga sa inyo, mag-disita ka, dali mo dito. Hindi mas maganda pa yung kamustahan nyo. At minsan, mahirap gawin yun, diba? Kasi nga, paano pag-ayaw? So, paano may trabaho? Yun, mahirap. Ako, mayroon ako yun, sana ngayon. Ano, walang meeting. Ano pa? Paano ngayon ang asawa ko? Yan, mahirap na yan, di ba? Ano pa? So, ganun, iba-ibang level ng pag-ibig nyo. Kung talagang mahal mo yung salita ng Diyos, tsaka yung fellowship, hindi ka lilibang kahit anong meron, di ba? Huwag lang baha.
doon lang tayo nawala ng meeting, di ba? Eh, bumaha dito, alam ka naman, mag-meeting pa tayo. Ako ba? Wednesday night yun, sa Thursday, lubog to eh. Yeah, naitindihan nyo ba yung level ng pag-ibig? So ito, sa Diyos to, so kaya makikita natin matindi to eh. Natapos tayo last time dito, kinumpara niya ang isang tao na nagmamahal daw, pero, may mga ginagawang mga bagay, katulad ng napakagaling niya, di ba? Ang galing magsalita. Pero yung kahit anong galing mo magsalita, para ka lang, di ba? Sa mga politiko, lalo yung mga katulad natin na gising na tayo sa kalokohan nila, di ba? So, minsan gusto mo magtiwala, pero alam mo na eh. Alam, inuulit lang to eh. Yung mga kasintatanda na namin, alam na namin yan. Ganun din sinabi nung dati. Parang may script yan mga yan eh. So, alam natin, wala nga pag-ibig yan, sarili nila, tsaka sa pera. Kaya kahit anong galing magsalita, di ba, pag may mga debate, kaya ayaw na rin umatid nung isa eh. Kasi, pera na lang pinairan niya eh. Di ba? Kasi nga, alam niya, nagmumukha rin siyang tanga doon pag andong ka eh. Ulit-ulit ka ng kasinungalingan, di ba? Kahit sinungaling ka, nakakapagod din yun eh. Di ba? Binobola mo yung tao. Kaya ayaw din natin makinig sa kanila. Sino na yung nanonood nun? Presidential debate. So parang ganun. Ganun lang ang tunog mo sa tao. Kung wala kang pag-ibig, okay? Ganun din naman ito, medyo may kinalaman na sa matalino talaga, mystery, alam mo yung mystery, prophecy, all knowledge, all faith. Pag wala kang pag-ibig, wala ka pa rin. So nakikita niyo yung dapat nangunguna yung pag-ibig sa atin. Ano ito? Mayaman to, or kahit hindi mayaman, mapagbigay, no? Giver. Lahat na, pinamigay na. Parang si Mother Teresa daw. Sino man yan. Tsaka yung mga politiko din. Give my body to be burned and have that charity profit in Manatics. Basta yung tanong ko, paano nangyaring walang pag-ibig yun? Tapos binigay niya yung pera niya, binigay niya yung katawan niya para sunugin. Parang masabing walang, yun ang sabi dito, sabihin, pwede mong pekein yung mga bagay na yan. At merong pag-ibig, klase ng pag-ibig na peke, at meron ding tunay at base knowledge. Okay, ibig sabihin, yun nga, pag binigay mo yung katawan mo para, mahal na mahal mo yung, kaso tama ba? For example, alala ko tuloy yung isang false teacher na kesyo kakausapin daw niya, abusaya, parang ganun yun, alala niya po. Parang magkaroon ng kapayapaan, ako na, mahuhuhun din ako. Eh mga ano yun eh, kala mo ba, mag-preach ka doon, matututo yun, palagay mo. Nag-uusapan doon pera, tsaka lupain. So, ganun. Wala na nangyari. Kaya, yan maganda sabi dyan, it profited me nothing. Walang pakinabang kung ano man yung gawin mo, wala kang pag-ibig. Okay, natapos tayo dyan, inaulit lang natin. So, ito na yan, nag-umpisa dito yung mga properties, characteristics ng tamang pag-ibig. Sabi dyan, charity suffereth long. Oh, nabanggit natin yung mga nanliligaw sa una. Naghihintayan, sabi nga nila eh, di ba? Walang pakialam yan pag na-late ka. Mahal eh. Kind, di ba? Ganun na. Lagi lang, yun talagang example lagi sa mga nanliligaw eh, di ba? At alam nyo rin. Naku, kahit ano yun, kahit abusuhin mo yan, okay lang sa kanya, di ba? Hindi ka sasabihan ng masama niyan. Laging sweet. Laging naangiti. Ha? Nilalanggam. Ay, nalate ako. Okay na. Ilang pala eh. Envy at not. So, ganun din. Kasi ang envy, nag-envy ka naman pag ikaw ay naiinggit, pag makasarili ka. Kaso dahil nagmamahal ka nga niya, magnamahal ka nga, eh wala kang pakialam, di ka naiinggit. Okay? Biyahan mo. Na mapabuti siya. Charity vaunted not itself. Ano yun? Tinataas yung sarili. Hindi rin ganun. It's not puffed up.
Hindi yung parang lumalak yung ulo mo. Hindi kayong binobola lang. Yung tunay na pag-ibig na pinag-usapan natin ngayon, ha? So, hindi ganun. That not behave itself unseemly. Okay, tapos din natin yan. Siyempre, unseemly, parang walang hindi maayos. Di ba? Pag tamang pag-ibig yan, nasa lugar, yan, sa mga yung people ulit, di ba? Nasa lugar, ano pa, hindi OA, hindi madaling magalit, hindi madaling masyadong masaya. Ano yan, seemly? Parang walang, parang awkward, di ba? So, yun yun. Seeketh not her own. Ito yung madaling naintindihin. So, hindi nga selfish, no? Not easily provoked. O, ganun din. Kasi nga, nag-iisip ka. Hindi ikaw yung tipong, eh, ba't yung ano, pag mahal na mahal ako, sabi, pagtatanggol mo ako. Diba, may mga ganun eh. Tiningnan lang yung kasama mo. Gaham mo na. Kasi mahal ko. Ganun ba yun? Yung tunay na pag-ibig, hindi ganun. Iintindihin mo yung ibang tao. Ito yung matindi. Thinketh no evil. So, hindi ko siya, hindi na nagkakasala. Pag nagmamahal ka, alam mo ba yun? Natunay, at lalo sa Diyos, sa katotohanan. Pag andong kasta state na yun, hindi kayo mag-iisip ng masama. Okay? So, ganun din yan, ha? Yung mga young people, hindi nagmamadali. Ba't ka magmamadali? Mahal na mahal na kita. Makasal na tayo. Tanan na tayo. Alam nyo na ba yun? Tanan. Di ba? May mga ganun, di ba? Walang pakialam sa nanay, tatay ko, sa school. Walang pakialam sa tabaw ko. Magsama na tayo. Bobo nung ganun tao, di ba? Hindi ka man lang nag-isip. Mas maganda kung mas masaya, di ba? Masaya kayong lahat, pamilya. Kasi, hindi ka nag-isip ng masama, pang sarili mo lang. So, pero nangyayari yun. Amen? Minsan may mga ano kasi. Dito ngayon tayo sa, tuloy lang po ito, mga katangian ng maayos na pag-ibig. Magandang pag-ibig. Tamang pag-ibig. Nanggagaling sa Diyos. So, number 6, rejoice at not iniquity. So, meron bang natutuwa? For example, alala ko na naman tuloy si Will Smith, tsaka si ano. Kasi may, nag-expose na naman. Pinakita sa likod. Okay? So, kasi nakita natin sa, ano, yun lahat. Alam nyo ba yun? Diba? Nabanggit ko last time yun, diba? Kasi in-expose sila eh. Mga kunwaring nagmamahalan, pareho pa lang si Raulo. Yung isa pa, mga bading pa yung mga anak. So, pero naalala ko lang, kasi nga parang si Will Smith, parang ganun ang pakita niya, diba? Macho-macho ako eh. Magtatanggol ko yung, walang mag-jo-joke sa asawa ko, ah. Problema, nung kinuhaan sila sa likod, kasi nung una, tumatawa pa sa Will Smith, di ba? Kaya pala, nagbago yung tono, kasi parang sinutsuta ng asawa. Parang niloloko ako nito, ha? Tapos nung sinampal mo yung ano, pa! Tawa ng tawa siya, eh. Yung asawa niyang kalbo. So, kayo naalala ko dito, sabihin, rejoice it, not iniquity. Nagkasala na nga yung asawa mo eh. Eh, dahil din sa iyo yun. Tsaka, pare-pareho naman yung loko-loko dyan sa Hollywood eh, di ba? So, kaya doon sa Hollywood, parang puro lokohan lang yun eh. Kunwaring pakitang tao, mga, oh, you're gorgeous. Ganun lang yung mga yun. Pero lahat yung pakitang tao. Kung paano silang iniisip nila, kung paano sila makikita ng ibang tao, at paano sila, anong isipin nila ng ibang tao sa kanila. Ganun po yan eh. Kaya walang kwenta, di ba? Kasi yun, natutuwa pa sila sa kasalanan. So, pag nagmamahal ka, sensitive ka dyan. Ayaw mo nang kunwari, mapapahamak yung taong minamahal mo, di ba? So, kahit ikaw na lang yung ano, masisi, ganyan. Sige, okay na lang. Ayaw ko nang, huwag tayo magkagulo. Sige, ako na lang magpapaubaya. Ganun yun, di ba? Tindihan niyo ba? So, yan yun. Kabaliktaran ng rejoice in iniquity, rejoice it in the truth. So, ano ba yung totoo? Eh, ito yung totoo eh. Huwag tayong matuwa sa napuri tayo, manuari tayo, oh, ganda mo talaga, yung pala, niretoke na pala yan. Diba? Uy, ganda mo talaga, tangos mo. Pahawak nga. Yun ang malala, ano? Ganda mo talaga. Hindi, pogi ako. Ay, ganun.
So wala tayong ano diyan, wala tayong ngayon. Medyo babawi dito sa 7 na kasi minsan talaga nagkakamali yung balat sa buhay. Ano gagawin natin? Diba? So kaya dito naman, bear it all things. Ibig sabihin ng bear is binubuhat. Okay? Ibig sabihin, for example, yung anak mo ay syempre gusto mo pinupuri yung anak mo kasi talagang makulit, 'di ba? Unari, si Ayeng. 'Di ba? So ikaw na lang yung o sige, ako na lang basta, wag mo nang pagalitan si Ayeng, ako na lang. 'Di ba? Believe it all things. Ito yung medyo mahirap itindihin eh. Anong believe it all things? Ano yun? Pagmahal mo, kahit ano sabihin niya, kahit di mo pinaniniwalaan, pinaniniwalaan mo, di ba? Di ba ba? Kaya mga bata, Nay, nakakita ako ng ano, ganyan. Posible ba yun? O, sige, ganun tayo eh. Di ba? So obviously, dito mayroon technical yun ha. Obviously, sa atin, sa Bible, katotohanan tayo. Pero, paano pagpasto magmali na? Paniwalaan mo, kunwari. Gusto yung sasakyan mo, di ba? Yun yun. Hope at all things. Ito, wala na pag-asa tong anak ko. Pero sige. Kunwari, umakanta, di ba? Naku, anak, parang wala akong pag-asa talaga. Pero hindi mo sabihin ganun. Sabihin mo, sige lang, sige, practice ka lang. Diba? Hope at all things. Kasi mahal mo. Endure at all things. Parang bear at all things din yan. Ang kulit-kulit. Ha? Ang bait mo talaga, anak. Tapos, hindi masyadong magaling sa school. Ang galing-galing mo talaga, anak. Diba? Endure at all things. Katulad dito mga ampo ni Ma'am Joanne. No? Endure at all things din eh. Diba? Diba? Bihira. Ako pinag-pray ko yung sasakyan ni Bud eh. Bagay, maliliit pa naman kayo. Pero huwag naman kayo mag-ganun-ganun dun ha. Lalo pag tumatakbo ha. So pinagbibigyan kayo, di ba? Ganun yun. Yan ang preaching natin Sunday ha. Huwag kayo mawala. Ganun din sa mag-asawa. Eh, si pastor pa naman. Lalala ko lagi. Kasi ewan ko lang ha. Sabi sa amin kasi parang ganun ang kwento. Karamihan ng babae. Makinig kayo, mga babae. Pag nakapangasawa, kaya nagkakwento eh, ako, ganun ang ano ni pastor eh. So, syempre, nagsasabi sa kanya, kaya lagi yung bukang bibig niya yun. Yung mga babae nagtsatsaga sa lalaki. Di ba? Kaya pag lasing daw yan, umuwi, di ba? Gabing-gabi na, lasing. Parang, oh ana, kumusta ka na dyan? Paghahain mo pa ba yun? Di ba? Asar ka na nga dun eh. Eh, paghaiyan mo pa rin daw, parang endure it all things eh. Di ba? May pagsubok man, tatagalan mo. Okay? Pagtsatsagaan mo. Maingay, pagtsagaan mo. Hindi nakikinig. Pagtsagaan mo pa rin. Malay mo, di ba? After how many years? Nasanay na siyang, ah, ganun pala yun. Kailangan pala, nakikinig ako, nakakahiya naman eh. After how many years? Eh, gano'n yun. Eh, pag wala kang pasensya, wala. Diba? So, kaya, pastor, ba't ang tiyaga ni pastor? Dapat itong mga makulit, huwag nang papasokin dito eh. Kasi ganun din po ako. Amen? Tumabait naman ako ng mukha lang. Sinaga din ako eh, pastor. Amen? Ganun din kayo. Yan ang pag-ibig. Tuloy natin. Sabi dito, ito na. Yung mga kantang ganyan, di ba? Love never fails. Kaya yung title natin ngayon eh. So, pag nagmamahal ka daw, hindi ka mabibigo. Eh, pastor, meron ako kilala na bigo. Eh, hindi pa rin. Kasi pag ikaw yung nagmahal, alam mo ba, papaburang ka rin ng ano eh. Sabi nila, tadhana. Pero sa atin, ang Diyos yung tapabur sa'yo. Okay? Katulad na, may chinaga kang anak mo. Talagang hindi... Hanggang tumanda, hindi nagtino. Yung isa lang, eh, paano yung iba nakita ng ibang kapatid niya example mo na pagtsatsaga. So, hindi ka pa rin talo. Madami yan, ano pa? Saan ba parang nag-fail ang pag-ibig? Sa love life nga yan, talaga nag-fail dyan eh. Hindi. Yung sabi dito, hindi ka talo pag ikaw yung nagtunay na nagmahal. Amen? Hirap naman.
Ganun yan eh. Alamin natin, habang inaaral natin ito, alamin natin itong klase ng pag-ibig na hindi. By the way, isa pa sa definition pa nila ng fail kasi dito sa Bible, no? Pag sinabing fail, nagkukulang. Or nauubos. Yan. Tingnan ko na makalimutan. Ganyan po yan, pag nabasa niyo sa King James, pag sinabing, for the faithful man ceaseth or faileth, the oil faileth, the water faileth. Ano yung sabihin nun? Hindi nabibigo yung tubig, ha? Yung pagkain. Yung sabihin nun, no? Uubos na. Umukunti na. Okay? Kaya, importante yun, ha? Charity never fails. Hindi siya nauubos. Pag totoong pag-ibig. Okay? But whether there be prophecies, they shall fail. So, may tatlong bagay dito. Prophecy, tongues, saka knowledge. So, lahat siya ay maganda. Mabuti. Okay? Dakila. Prophecy, yan ay yung tunay na prophecy, matutupad yun, di ba? Pero alam nyo ba, hindi lahat ng prophecy natupad? Kahit sa Bible, paano nangyari yun? Saka na yun, medyo malalim na. May mga prophecy po na sa Bible na hindi na natupad eh. Kasi nga, ang hirap explain, pero alam nyo yung future, past, di ba? Past, future, present, future, okay? Especially sa amin, sa technology natin ngayon, pag may video, pwede mo forward, di ba? Pwede mo i-backward. So, hindi actually ganun ang buhay. Alam nyo ba yun? Magpunta tayo sa back to the future nito eh. Tsaka sa... Hindi kasi sinabi niyo sa Bible, yung merong nagba-branch out yan. Naitindihan nyo ba? Kung namili kasi ka ngayon, kunwari si Pamela, nag-iisip siya kung mag-aasawa siya ng unbeliever o ng believer. May dalawa, kunwari. So, pag ginawa mo to, so ano bang future ka talaga, Lord? Nakaset ba ang future? Yan ang maganda mga tanong eh. Pag sinabi nakaset, wala kang magagawa. Calvinist yun. Okay? So, I believe, may mga future na nakaset, may ibang hindi, yung detalye. So, sigurado ba tayo magugunaw ang mundo? Sigurado yun. Kaso, matagal, di natin alam kung gaano kabilis. Alam natin, darating ang Panginoon, di natin alam kung kailan. Depende yan sa ating, ano nga, minsan, pag masipag daw tayo, madaling mo fulfill sa laraan ng Diyos, babalik na siya agad. Okay? And then, naalala nyo rin sa Old Testament, kina Moses, bakit hindi pa pinaalis ng Diyos yung mga hindi Israel, yung mga kalaban nila? Ba't hindi niya hinusgahan agad? Sabi si Deuteronomy, kasi hindi pa sapat yung kanilang kasalanan. Hindi ko na babasahin. Pero yun, ibig sabihin, pag sa atin ngayon, sa mundo natin, pag yung mga lokolokong leader, wicked leader, sumagad sagad na, kasi konti na yung mananampalataya, tapos mga Kristiyano, tamad din, lokoloko na rin. Alam niyo ba, madadali yung second coming. Kasi talagang sobrang sirawulan ng tao. Gusto ng Diyos, ubusin na tayo ngayon na. Bibilis yun. Pero, paano kung nagkaroon ng revival? Paano yun? Palagay mo, lilipulin tayo ng Diyos nang walang dahilan? Ay, evangelize yung buong mundo. Kumonti yung mga loko-loko. So, palagay nyo, ubusin. Hindi tayo ubusin ng Diyos. So, yung gusto ko sabihin na, may mga prophecy po hindi matutupad at wala rin pakialam ng Diyos na hindi matupad yun. Okay, isa sa mga gusto kong dyan, yung sa Ezekiel eh. Medyo malalim na nga lang yun, pero yun ang pinagtatalunan nila. So, yun ba yung templo na yan, Ezekiel? So, pero pag tinignan mo, parang hindi na mangyayari yun eh. Kasi nga, nga, saka na yun. Okay, so basta ganun lang ha. Ibig sabihin, matindi talaga yung charity, di ba? Ibig sabihin, yung love, kahit sinabi ng Diyos, mangyayari yan. Kunwari, yung Pilipinas, uubusin niya. Kunwari, sinabi ng Diyos, uubusin niya year 2050. Kunwari, ganun. Eh, minahal natin yung tao. Nag-evangelize tayo. Marami na convert. Palagay mo, tutuparin ng Diyos yun? O, yung sinabi nila ni Jonah na lang, di ba? O, sinabi ni Jonah, yet, ilang days yun? 40 ba? Yet 40 days. And Nineveh shall be overthrown, sabi nun. Prophecy yun eh. Matutupad ba yun? Matutupad yun kung. May kung eh. May if. So, hindi natupad yun kasi
nag-repent yung mga tao. Okay? In sackcloth and ashes. So, hindi sila pinarusahan sa lupa, ah. Okay, hindi sa kaligtasan yun. Kaya yun yun po. Kaya ang pag-ibig, matindi ang ginagawa niyan. Kahit may prophecy, mawawala yan, sasabla yan, or magkukulang yan. Whether there be tongues. So, nabanggitan na yung tongues, di ba? Yung tongues kanina ay special ability na magsalita ng ibang language. Or pwede natin sabihin mga miracle, di ba? Matindi yun, pero pag may charity daw, or wala, may charity o wala, ibig sabihin, itong mga bagay na ito, hindi pwede ikumpara sa charity, yun ang sinasabi nila. Mas matindi yung pag-ibig. Whether there be knowledge, she shall vanish away. Ibig sabihin, talo lahat yan ng pag-ibig. Amen? Ano ba example dyan? For example, nabanggit ko lagi yung doktor. No? Sino pa pipiliin mo? Yung doktor na may matalino, magaling, pero wala namang pakialam sa'yo. O yung doktor na medyo may konting alam lang, at least doktor, pero hindi ganun kagaling. Pero concern na concern sa'yo. Sino pipiliin mo? Siyempre yung mapag-ibig, di ba? So, ganun yun. Ngayon, ito yung explanation. For we know in part and we prophesy in part. Pag sinabi pong in part, ibig sabihin, kulang. Konti lang. Okay? Ito medyo, after po nitong 8, medyo mag-switch siya eh. No? May prophecy dito na mangyayari. At babalik mamaya ulit yung charity sa end. No? So, tingnan natin ha. Sabi dito, for we know in part and we prophesy in part. But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. Sa Tagalog, ano ba maganda example dito? Yung, yan, tama yung ano natin, yung pyesa natin, di ba? So, yung pinalit namin sa pyesa, kasi naputol nga. Yung pinalit namin, hindi talaga eksakto. Diba? Pero pwede naman. Eh, nung dumating na yung maayos, eh, alisin ko na yung hindi maayos, diba? Na nakatulong din, kaso, hindi perfect eh. Kasi hindi talaga para siya doon. Nagagawa niya yung trabaho niya, kaso matigas. So, ano pa? So, nung panahon ni Noah, yung panahon ni Abraham, paano nyo nalalaman na kinakausap sila ng Diyos? Panahon ni Moses, bago masulat yung Bible. Diyan, may paraan ng Diyos. Sinasabi niya sa mga lingkod niya. At yung lingkod niya ay magkasabi sa ibang tao. Okay? So, pwede naman yun. Kaso, pag ganito na karami yung tao, at ang mga tao ngayon, talagang ano na rin, sinasabi nilang gainsayer. Ibig sabihin, talagang itcha-challenge ka. Sinabi ba talaga ng Diyos yan? Kahit nakita niya yung karakter mo, talagang di naman ikaw yung tipong lumaloloko. Pero ang tao ngayon, iba eh, di ba? So, paano yun? So, may mas magandang ginawa ang Diyos, yung Bible. Okay? So, ngayon, hindi pwede magsabi lang, sinabi mo lang, sinabi na salita rin, matagal na eh. Okay? Hindi pwede sabi, sinabi ko lang yan. Okay? So, anong better? Yung ako lang nagsasalita sa inyo, o sinasabi ko rin sa inyo, tapos may nababasa pa kayo pagdating sa bahay. Tsaka dito. So, maganda yung ngayon na meron tayong Bible, di ba? So, actually, ito nga yung sinasabi dyan eh. Okay, pinagtatalunan po kung ano yung perfect na yan. Pwede daw si Jesus yan. Pwede naman. Kasi pwede rin yung Bible yan. Kasi po yung Bible nga, hindi ito na-compile ng ilang taon. Pero sa panahon natin ngayon, nandito na lahat ng kailangan mo pagdating sa spiritual life mo. So ngayon, kailangan mo ba ng mga, another example, yung mga sacrifice nila. Yung mga Hudyo. Diba? Kailangan para malaman nila yung may kasalanan sila. Papatay natin yun to. Sasacrifice natin sa Diyos. Ngayon, hindi natin kailangan yun kasi nakita natin si Jesus na matay na para sa atin eh. Alam natin yan. Ng buong mundo. So, wala ka nang kailangan patay na hayop. Alam mo na namatay na si Jesus para sa lahat. Once and for all. So, nakita niyo yung ano, pwede naman to, pero mas maganda to. Pag dumating na yung perfect, di mo na kailangan yung hindi perfect. Okay, so kung ano man yan, so I believe ito yung Bible yan eh. Anyway, so mag-shift na naman siya dito. So, kasi ganito ginagawa niya. Nile-level-level niya kung ano yung mas importante, mas maganda. Ganito magsasabi niya eh.
Kaya kanina pa, di ba, yung mga tongues, maganda yan, pero mas maganda yung charity. Mas maganda yung prophecy, pero maganda yung charity. Maganda yung knowledge, pero mas maganda pa rin yung charity. Okay? Kaya ngayon, another example siya, nung ako bata ako, sabi niya, di ba? Sinong bata dito? Sinong bata? Taas ang kamay, mga bata. Isip bata. Sinasabi ni Paul dito, nung bata ako, okay lang, isip bata ako. Pero bilang nung pagtanda ako, di na ako isip bata. Amen? So, ganun din sinasabi niya. Ibig sabihin, ini-illustrate niya yung pag-ibig na, ay, pogi, okay na yun. Ay, paano pagpangit na? Iwanan mo na. Hindi, dapat nag-grow out ka na dun sa ganung klase ng level ng pag-ibig na nakatingin ka lang sa, lalo sa mga babae daw, di ba? So, umpisa, yun nga, cook. Diba? Coke? Ano nyo ba yan? Coke, Coke bottle. Pag ano na, Coke in can na. Nung panahon natin dati, Coke litro lang. Yun lang tawa na ano na yun eh. Coke in can. Diretso na. So, ngayon kung hindi ka nag-grow sa pag-ibig at saka sa knowledge, para sa'yo, pangit na yung asawa mo. Kahit hindi naman, di ba? Kasi dapat, ano ka na dun, lagpas ka na dun sa ganong klase lang ng category, no? Kaya sa, yun na sinasabi ni Paul dito. Dati bata ako, syempre bata isip ko, pero nung pagtanda ko, pambira, eh, hindi na ako isip bata. At aalisin ko na yung mga iniisip ko dati. Mababang klase na yon. Dati, wala lang akong Hot Wheels, iyak na ako eh. Pero ngayon, so, walang Hot Wheels, okay lang. Basta may pagkain yung anak ko, di ba? Ganun yan eh. So, paibasa po yung verse 12. For now we see through a glass darkly, but then face to face. Now I know in part, but then shall I know, even as also I am. Okay, another dalawang illustration na naman, no? So, sino dito pag sinabing glass sa Bible po, ano po yung mirror? Okay. Pero imagine niyo yung mga mirror sa kanila nung panahon na yun, hindi ganyan aganda. Okay? Basta makita mo lang yung aninag ng okay na yun sa kanila eh. Okay, ngayon sa atin, meron pang ano eh. Cellphone, may filter pa. Pero sa kanila, anong gusto mo yung nakikita mo yung maayos yung tao? Parang sa ano din yan eh, sa, yan, sa ano natin, diba, sa online natin. Kasi pa may, mag-stop na naman, nakaganyan. Kaya mas gusto ko dito, diba? Wala, hindi maglalag dito. kaya hindi tayo huminto niya, online lang. Dinagdag natin yung online, pero no, ano, hindi ko makitang nagbe-preach ako dito mag-isa. May kilala akong ganun, talagang iba yung preaching niya, pag may kausap siya, iba yung preaching niya ng online. Kasi mukha siyang ewan eh. So, gusto natin harapan. Amen? So, ano maganda? Online o harapan? Pero pwede na rin online. Pero, mas maganda yung harapan. Yung sabi niyo dito, pag natuto kang magmahal, hindi mo kailangang pilitin. Hindi mo kailangang malabo. Hindi, pagmahal mo, malinaw. Ganun din naman in knowledge, okay? Sino yung may parang alam dito? Parang alam ko na pastor yung Bible. Pero, medyo lang. Okay? Ano tinutukoy then dito? Ito yung then, parang kanina, yung when it's perfect exam, may darating ng panahon na ngayon, alam, medyo naintindihan mo yung mangyayari in the future. Diba? Kasi sinasabi sa Bible, yung na-explain ni pastor, medyo alam ko na pastor, di mo okay yan ha. Kasi Jesus, makikita natin ulit, sa langit na tayo, lantay na ginto, 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 foundation, may pearls, ano kung meron sa, ano kung meron sa langit, yung throne, Panginoon, okay. Okay na ba sa inyo yun? Nag-usapan lang natin. In a way, okay, kasi at least, may picture mo, pero mas gusto mo, makita talaga, di ba? At sabi doon, makikita mo ang Panginoon mismo. So, kaya sinasabi lang dito, but then I shall I know, even also I am known.
So, ang Diyos kilalang kilala tayo. Pero ang Diyos kilalang kilala ba natin? Ang Diyos kilala tayo, nakikita tayo siya, nakikita ba natin ng malinaw? Hindi pa eh, sa ngayon. So, pero yung panahon na yun, kaya sabi lang yun, then, ay makikilala ko din siya kung paano niya ako nakikilala. Yun ang masaya, di ba? Malinaw na. Okay? Kaya, sino bang maintindihan siya sabi ko? Makinig lang. Gusto, hindi ko maintindihan eh. Pag nakailang taong ka dito, maintindihan mo rin yan. Unti-unti lang. Ngayon si Adam, maintindihan mo na ba yung nagsasabi ko? Makita mo na. Katabi. Ikaw tinatanong ko eh. Hindi pa sanay si Adam sa akin eh. Kaya si Rafi, sumasagot na, di ba? Kasi pag gandong kayo sa Catholic, wala nang pakialaman dun eh. Maintindihan mo hindi eh. Okay, so yun na yun. So gusto natin malinaw at nangyayari po yan in the future. Anong kinalaman sa pag-ibig? Okay, mamaya, wrap up natin ha. So kaya sabi diyan, ito, wrap up na natin. So may mga magandang bagay pero mas mahalaga pa rin ang pag-ibig. Kinumpasa napakamagandang bagay na ibang maganda rin. Knowledge, mystery, understanding, tongues, faith, maganda lahat yan eh. Ayamanan, giving, okay? Sacrifice, pero mas maganda pa rin yung tunay na pag-ibig at dinefine natin dito. Kaya ngayon, meron siyang binigay na tatlong bagay na lahat ito maganda. Lahat ito pinag-uusapan sa Bible, sa panimula pa lang. Ano yan? Faith, hope, saka charity. Yung faith, lalo na yung faith, di ba? Paano ka maliligtas? You have faith. Believe in the Lord Jesus Christ. Hope, ganun din po yun. Pag sinabing hope, sigurado ka na ikaw ay umaasa. At hindi asang wala, paasa, hindi ganun. Talagang mangyayari yan, hope. And charity, oh, lahat siya maganda. Pero sabi dito, ano yung sinabi niya? Abided. Now abided faith of charity. Ito yung mga bagay na mananatili. Hindi yan mawawala. Hindi yan malalaos. Ay, laos na yan. Faith, wala na yan. Hindi nalalaos yan. Pero ang pinakamaganda daw, pag-ibig. Okay? Pero ang gagawin mo? Wala ka ng faith. Hindi naman. Ibig sabihin lang, kung kukonsider mo, ang magandang example dito. For example, ano ang pangarap niya sa buhay? For example, si Jana gusto maging doktor, di ba? Hindi, matalino si Jana. Kaya tuntua sa kanyang magulang niya. Eh, ano? Huwag naman, ha? Kunwari lang, na-disgrasya. Ay, wala na yung pangarap natin! Dahil wala yung pangarap natin, di na kailan kita mahal. Tama ba yun? Pwede naman manatili yung pag-ibig, eh, di ba? Yung pangarap nyo, yung inaasahan nyo, o yung pag-asa mo doon sa tao mo siya, hindi ako bibiguin ito. Pwedeng mawala yun eh, wag naman. Pero kung sakaling mawala yun, wag naman mawala yung pag-ibig. Diba? So may pag-asa pa rin eh. At actually, itong tatlong to, may babalik to yung faith. Paano ka magkakaroon ng faith? Paano naniwala tayo sa Diyos? Bakit? Kasi nakita nyo yung pag-ibig niya sa atin, diba? Tama ba yun? Pag nag-preach tayo, ngayon, nag-soul winning tayo, paano naniwala yung tao kay Kristo dahil sa galing natin magsalita? Isa yon. Pero, kung di niya nakita, mahal siya ng Diyos. Diba? Doon tayo lagi bumabalik eh. Mahal ka ng Diyos, namatay siya para sa'yo. Wala ka namang silbi. Diba? Isang tao ka lang, isa yung Diyos eh. Kasalanan ka pa. Pero namatay siya para sa'yo. So, kaya natin ina-emphasize yung kasi ang ina-emphasize natin pag-ibig. Kaya yung faith ngayon, pwede yan, udyukan. Yung hope, ganun din. Yung mga walang pag-asa dito, di ba? Pag na, wala ka ng pag-asa sa buhay, pero mahal kita. Ah, kasi parang may pag-asa na rin ako, di ba? Di ba, ganun, meron ba dito na, ano na, nawalan ng pag-asa sa buhay? Huwag niyang taas yung kamay niyo, bata pa kayo eh. Okay, so yun lang. So, napaganda ng pag-ibig ng Diyos. Pero, kailangan natin intindihin. So, intindihin mo yon.
para ma-appreciate mo. Okay, so yung mga young people ngayon, abisaduhin daw nila yan. Sana magawa nyo. Kasi nagawa ko yan, kaya nyo yan. Hindi yan mahirap, 13 verses lang eh. At least may nasabi nyo, nakabisado ko buong chapter. Di ba? Huwag lang Psalms 117, ha? Madali lang yun. 2 verses lang ato yun. Ito, 13 verses. So, pwede mo sabihin, isang chapter na kabisado ko. Si Mamean nyo, isang libro eh. Nanay, Philippians. Oh, gusto kong kabisado yun, Romans eh. Yung mahirap. Isang book. Kaya yun. Tsaga lang. Amen? Mahal yun ang salita ng Diyos. Sige. So actually, parang kulang na kulang ko. Nakukulangan ako eh. May gusto ko sabihin na hindi ko masabi. So yun lang siguro. Mahalin niyo yung salita ng Diyos. Mahalin niyo yung Diyos. Amen? Ngayon, yung mga pagmamahal niyo sa ibang tao, ano yan? Madadala yan. Lalo yung sa asawa. Yan ang madalas kasi ni pastor eh. Kasi nga, minsan nag-aawa yan, di ba? Dati, in love yan. Di ba kapag-iwala yan? Minsan nga, di ba, nagtanan pa eh. Sabihin, talagang pinaglaban yung pag-ibig para sa lahat. Ah, konta sa lahat, tas bandang huli, para mga artista, sinong huling naghiwalay na artista ngayon? Ayun, sino? Sino yun? Di ko alam yun. Alam pa yun si ano eh. Yan, yan. Naghiwalay na ba? Si Sharon nata, tsaka si Gabby. Ah, matagal na pala yan. Okay, so sana hindi tayo ganun. Lalo sa Panginoon, ha? Huwag tayo. Ah, sige, muna. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa anyong love chapter, Panginoon. Ito ba na hindi namin na-exhaust ang gusto, Panginoon, dahil ito ba yung napakalalim. Hindi namin kayang arukin lahat. Pero at least, Panginoon, na-scratch namin yung surface, Panginoon. Nakita namin na napakaganda pala nito yung pag-ibig ng gagaling sa inyo. Dinremonstrate nyo para sa amin. Gayahin namin hanggat kaya, Panginoon. At kami rin ang makikinabang. Hindi ito mayabang. Hindi ito pa nag-iisip ng masama. Hindi nagmamalaki. Ito'y nagtsatsaga, Panginoon. At maraming ba pa para so pray na matutunan namin ito, Lord. Pag nakalimutan namin, balik lang kami sa chapter na ito, Panginoon. At least, kayo yung naisip namin, Panginoon, sa chapter nito. Dinemonstrate nyo naman ito, Lord. Hindi lang sa cross. Hindi lang sa lupa, Panginoon. Even sa langit, Panginoon. Even ngayon, Panginoon, paano kami sinasamahan. Tinuturuan, Panginoon. So, ganun din po, Lord. Yung mga bago dito, Lord, I pray na makita nila yung pag-ibig nyo, Lord, sa kanila. At di po sila rin na wala ng pag-asa, Panginoon, di dumating yung ganung klase ng walang hope dahil mahal nyo kami sa at ng bagay, Panginoon. Kaya kami tulungan dahil mahal nyo kami, Lord. So, ganun din po, Lord, sa aming ginagawa sa ministry, minsan mahirap mag-soul winning. Maisip namin na minahal nyo kami, mahal nyo rin itong mga kaluluwa to. And therefore, doon yung mag-propel sa amin para sila po ay akayin at maligtas din po, Lord, sila. So, sa inyo pa namin nagkatiwala, Lord, mga gawain pa namin sa trabaho, sa school. Aming seminar pa, next week, magiging pagpapala sa bawat isa. Matid kami, handa, Panginoon, di kami mahadlangan, Panginoon, dahil holiday naman, but yung iba, Lord, yung mga payagan, yung mga bata. Bigyan namin itong panahon, Panginoon. Medyo kailangan din ng concentration, ng focus, Panginoon. So, I pray na bigyan akong katagumpayan. Sa Sunday din, Panginoon, sa mga pinag-pray na makabalik, Panginoon, alalahanin niyo ng pulo sila. Kailangan po, Lord, pinagkatiwala niyo, pinagtatagubilin. Mga bagay ito, Lord, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.